Isa sa mga persons of interest ngayon sa pagpaslang sa 19 anyos na si Rhea May Tukmo ay ang habal-habal driver na isa sa mga napag-alamang nakasama bago ang mga huling sandali ng biktima ayon sa Cebu City Police Office. Si Tukmo ay ang babae na ang katawan ay natagpo ang nakasilid sa loob ng karton at iniwan sa gilid ng kalsada sa Barangay Tisa, Cebu City noong Lunes, Hulyo 17. Binabacktrack na ng pulisya ang closed-circuit television footage sa paligid ng Barangay Luok, Mandawi City na dating tinitirhan ng biktima. Ibininyag ni Cebu City Police Office Director Police Colonel Ireneo Dalugdug nitong Huwebes, Hulyo 20, na narecover nila ang CCTV footage kung saan makikita ang 19 anyos na babae na sakay ng dilaw na motorsiklo na pinaniniwala ang habal-habal noong araw na huli siyang nakitang buhay. Sinabi ni Dalugdug na base sa footage, hindi nakita ang motorsiklo na patungo sa highway. Aniya, may posibilidad na matapos maglakbay ng ilang metro ang biktima ay sinunggaba ng mga salarin at inilipat sa ibang sasakyan na. Dagdag pa niya, posibleng dalawa o tatlong tao ang gumawa ng krimen at four-wheeled vehicle ang ginamit para kunin ang biktima. Sinabi ni Dalugdug na ang nakuha nilang footage ay isinumiti na sa Regional Anti-Cybercrime Unit para sa video enhancement para matukoy nila ang pagkakakilanlan ng habal-habal driver at ang plate number ng kanyang motorsiklo. Naniniwala ang hepe ng pulisya na ang driver ay gumanap ng isang mahalagang papel sa pagtukoy sa mga may kagagawa ng krimen dahil ang naturang individual ay maaaring maging isang saksi sa umano'y pagkidnap sa biktima. Tiniyak naman ni Dalugdug sa driver na hindi siya dapat matakot na magbigay ng anumang impormasyon tungkol sa kaso dahil magbibigay sila ng proteksyon. Ang bahaging ito ay hatid ng Citro Plus Zinc Capsule, Strengthen Your Defense. Ito si Michelle Krusty in the Heart of Changing Lives ng Brigada News Philippines, the Music and News Authority.